Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, baguhan lamang ako sa ating sport na sabong. Gusto ko sanang sumali sa mga paderbis dito sa amin locally at gusto ko ring sumali sa mga national derbies kagaya ng Bakbakan, Digmaan, BNTB Cup at WPC. Ngayon, narinig ko na hindi maganda na mag-breed ng halos buong taon at salihan ang lahat ng mga paderbing ito. Totoo ba yan, Attorney? Pwede mo ba akong mabigyan ng advice? Mga kasabong ha, it really depends, no? Kung ikaw halimbawa ay isang baguhan na limitado pa ang kalaman at limitado rin yung lugar na paglalagyan ng manok, I really do not recommend na salihan mo lahat sa mga paderbing yan. Sapagkat ang mangyayari sa'yo ay magkakaroon ka ng year-round breeding. Ibig sabihin, buong taon kang magbibreed. Like for example, for local associations, you have to breed as early as October, November, or December. Hindi pa kasali dyan yung mga tinatawag na mga early bird derbies, no? Then, pag national derbies, like for example, yung binanggit mo kanina, Bakbakan, Digmaan, BNTB Cup, WPC, at iba pang national derbies, you have to breed from December, January, February, up to March. Tapos meron pa silang mga late bred stags, no? So extended na yung stag season natin sapagkat meron pang mga online sabong, no? So palaki ng palaki ang demands na mag-breed tayo ng buong taon halos. Ang problema niyan sa isang beginner na kagaya mo kasabong ay hindi na halos mababakante ang iyong range area. At yan ay maaaring pagsimulan ng sakit ng iyong mga manok. Bakit? Kasi for example, nagbibreed ka ng local, nagbibreed ka pa ng national, at iba pang early bird at saka extended stag season derbies, ang mangyayari, ka-harvest mo pa lamang ng local, kailangan mo nang palakihin, at i-harvest pa rin yung mga national at iba pang mga early bird at extended season stag derby na mga stags na harvestin mo. Sa madaling salita, hindi mo mababakante ang iyong range area at 100% kasabong ang bacterial level or viral level ng iyong range area ay pataas ng pataas kada taon kung hindi mo man lamang yan napapahinga, nababakante at nalilinis at nadidisinfekta ng maayos. Sa madaling salita kasabong, para sa isang kagaya mo na baguhan lamang, huwag masyadong mag-breed ng buong taon. Pili ka muna, mag-prioritize ka muna ano ba talaga ang kaya mong salihan. Hindi lamang yan ang mahalaga kasabong ha. Ang pinag-uusapan natin ay yung range mo na hindi nababakante ng mga stags and pullets. Mahalaga rin kasabong na intindihin mo na importante rin yung dami ng binibreed mo. Baka naman breed ka ng breed, sobrang dami mong binibreed na stags and pullets, hindi mo naman kayang harvestin ng tama at ilagay sa cord area ng mabilis at saka sa mga hardening pens. Ang dami ko nakikita ng ganyan, ang daming binbreed na stags, nagbubugbuga na yung mga stags doon sa range area nila, hindi nila maharvest kasi walang paglalagyan. So you really have to organize your mind first before ka mag-breed ng marami at before ka mag-breed ng buong taon. Ngayon, sinabi ko kanina, it depends. Sapagkat kung halimbawa, ikaw naman ay isang breeder na medyo malawak na ang karanasan at kaalaman sa pagbibreed at meron kang malaking lupa, okay yan. Pwede kang mag-breed ng local, national derbies, kahit ano pang mga derbies na sinasalihan natin, basta lamang malawak ang iyong lugar at marami kang range area. Ang pinupunto ko dito mga kasabong, kinakailangan ang inyong mga range area kung saan pinapalaki at nire-raise ang inyong mga stags and pullets, kinakailangan na bibigyan niya ng pahinga, nadidisinfekta ng maayos, nalilinis ng maayos, at sa madaling salita, kailangan bakantihin nyo yan. Even for like a few months, no? Ako nga mga kasabong, every time na maha-harvest ko lahat ng aking mga stags and pullets, nilalagyan ko ng apog ang aking range area ng 2 beses para lamang masigurado ko na bumagsak na at bumaba ang bacteria level. Sapagkat pag hindi nyo yan nagawa at naglagay kayo ng sisiw sa isang lugar na mataas pa ang bacterial at viral level, 100% marami kayong magkakasakit na mga manok
at hindi magiging maganda ang inyong mga stag derbies. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong ha, bukas pa rin ang ating online masterclass. 12 hours of everything that you need to know, from breeding, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangang malaman mo para maging isang ganap na kampiyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting Edge, number 1.